Sa loob ng mahabang panahon, sa loob ng 6 na taon, dumating na yung araw na pinakahihintay ko. Ito ay makasama muli ang aking mga anak at ang aking pamilya. Sinubok man ako ng iba't ibang pagsubok pero nanatili akong matatag. Para sa aking pamilya, para sa aking mga anak at para sa aking pangarap. Mahirap ang mawalay sa mga mahal sa buhay. Pero dahil sa determinasyon at pagmamahal sa pamilya, ay handa kaming gawin ang lahat. Kaya ang pinakamalaking reward para sa amin ang makasama ang pamilya. Kahit na sa kakaunting panahon o mga araw. Marahil nagtataka kayo kung bakit sa loob ng 6 na taon lang ako nakapagbakasyon. Dahil ito ay naabutan ako ng pandemic at iba't ibang problema. Nakakatuwa lang talaga dahil yung anak kong ito ay iniwan ko na nag-aaral pa lang magsalita. Pero pagkakakita nga niya sa akin ay nakilala niya agad ako. At yumakap agad siya sa akin. Karamihan mga batang pamangkin ko ang sumundo sa akin dahil malapit ang loob ko sa mga bata. Unang araw nga ng pagdating ko ay naglinis muna ako ng bahay dahil puro construction materials pa yung loob ng bahay. Hindi kasi nila malinis dahil hindi nila alam kung saan ilalagay yung mga materyales. Buong araw nga ako naglinis, katulong ko ang aking mama at ate at yung aking bayaw. Pagdating naman kinabukasan, namili naman kami ng gamit sa bahay. Isang araw ulit ang nagamit sa bakasyon ko sa pamimili ng gamit. Dahil medyo malayo rin kasi yung Lucena City sa amin. Medyo limited lang kasi ang mabibili kapag mismo doon sa bayan namin. Dahil nga nagutom kami sa pamimili dahil na rin sa presyo, ay kumain na muna kami sa Mang Inasal. Bali kasama namin dyan yung pinsan ko na si Kuya Uwing dahil katulong namin sa pagbubuhat. Nakakamiss din kasi yung manok doon sa Mang Inasal. Kahit nasa Taiwan ay araw-araw kaming manok. Ang problema lang talaga sa Mang Inasal ay hindi nila nape-perfect ang kanilang pagkakaluto. Minsan hilaw pa at nagdurugo. Ayan nga yung aming pinamili, punong-puno sa sasakyan at inabot na rin kami ng malakas na ulan. Yung rep nga pala ay nilagay namin sa pinakahuli at sinabit na lang dahil bawal daw itagilid at ihiga. At inabot na rin kami ng gabi dahil medyo malayo nga yung aming pinamilihan. Buti na lang may katulong ako, yung aking bayaw at ang aking pinsan. Ito talaga yung maganda sa mga kamag-anak, yung nagtutulungan. At ito na nga yung pinamili namin, nabasa na ng ulan. Bumili ako ng rep para sa pagpapablessing. Baka kasi masira yung ibang pagkain kapag hindi naubos. Pagdating pa nga lang ay in-unbox ko na yung mga pinamili namin. Para kinabukasan may iba naman akong magawa dahil 14 days lang ang aking bakasyon. Kaya bawat oras, bawat araw ay napakahalaga. Dahil pagbalik ko ng Taiwan ay taon na naman ang bibilangin para makapagbakasyon. Kaya naman talagang minamanage ko yung aking oras. Hindi pa talaga ganun kalinis at kaayos yung bahay kaya marami pa talaga akong gagawin. Makakapag-relax lang siguro ako kapag natapos ko na lahat ng gawain. Dahil ilang araw na lang ay pa-blessing na. Bumili ako ng gas range dahil hindi pa tapos yung dirty kitchen. Mag-iiba kasi ang kulay ng kisame kapag uling ang ginamit sa loob. Pero pagising ko nga ng umaga ay umuulan pa rin. Ang plano ko sana ngayong araw ay gagawin ko yung bakod at magsesemento sa likod. At bibili pa ng ibang gamit. Ito nga pala yung subdivision na nabilihan ko ng lupa na bunga ng pagtatrabaho ko sa Taiwan. Medyo kakaunti pa nga lang yung mga bahay dito sa dulo at hindi pa ganun ka-totally developed. Pero maganda dahil tahimik at marami pang puno sa paligid. Ang buong akala ko nga ay titigil din yung ulan. Pero habang natagal ay nalakas yung ulan at nalakas din yung hangin. Dahil wala pa nga kaming internet ay hindi namin alam na isa na pala tong malakas na bagyo. Dahil wala nga kaming ibang magawa dahil na bagyo ay pinarti na lang namin yung mga chocolate. At ito nga yung hitsura ng labas ng subdivision pagkatapos ng malakas na bagyo. Mga nagtumbahang puno, mga puno ng saging at mga poste ng kuryente. Umuulan pa rin pero hindi na ganun kalakas. Lumabas ako niyan para pumunta ng bayan para bisitahin yung bahay namin sa bayan dahil lubog daw ang buong bayan. Pero sa mga oras na yan walang mga sasakyan na dumaraan.